IMI. Look at IMI. So, dito sa IMI is, i-share ko lang sa inyo na this is one of my trades yesterday and today. Kahapon, bumili ako ng IMI. Kanina, nagbenta ako ng IMI. Tapos, kasi ito yung nakita ko. Bakit tayo bumili ng IMI? So, meron 61.8%. Support. Nakita nyo ba? Now, kanina nagkaroon ng sell down, napilitan ako magbenta. Tapos, biglang na-whip tayo. Diba? Okay lang yun. Diba? Na-whip tayo. May whip na naganap. I suffered at least 4% loss dito sa ano sa IMI. Diba? Bilis ng mga kaganapan kanina. Tapos, benta. Then, boom! Whip. Diba? Pero, abangan pa rin natin to kung magkaroon ng ano, no? Kasi, dito si IMI, maganda to as a swing trade. Not a momentum trade. Take note of that. Not a momentum trade. That's a swing trade. So, kapag swing trade ang tinitingnan natin, we are looking at resistances na medyo malalaki. So, after niya mag-breakout, kung kunyari, let's say, in the candles, mag-breakout is 23.6, ito yung mga pwede nating ano, abangan. Now, ang pinaka-perfect scenario or pinaka-scenario in heaven mo dyan, guys, is umabot ng 61.8 yung swing, ano. So, yun yung ano, yun yung tinitingnan natin dito, supposedly sa, pero na-ano tayo eh, na-flash out tayo.